Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang magluklok ng presidente at vice-presidente na mula sa magkaibang partido. Ayon sa ilang political analyst, ni hindi nga raw partido ang nagdidikta kung ano ang magiging working relationship ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa kapag nakaluklok na sila sa pwesto. Si Mark Salazar on assignment. Usap-usapan nitong nakaraang buwan ang nagbabadyang pagkabuwag ng Noy-P tandem. Ang partidong PDP laban kasi ni Vice President George Marbinay, nakialyansa sa partido ng Masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada para buuin ang tinatawag nilang United Nationalist Alliance o UNA. Pero wala raw bago sa ganito eksena. Tila nakasanayan na raw kasi ng mga Pilipinong magluklok ng presidente at vice-presidente na mula sa magkaibang alyansa o partido. Malaking kaibahan yan sa Amerika kasi doon, kung sino yung presidente, automatic nananalo yung kasama niya yung vice-presidente niya. Nasanay na tayo na pipiliin ko yung gusto ko. Wala akong pakialam kung anong partido siya. At bakit naman? Dahil wala namang pagkakaiba basically ang mga partido sa Pilipinas. Pero maski parehong partido ang pinagmulan, hindi garantisadong smooth sailing ang relasyon ng dalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa. Kumbaga sa magkasintahan, tila lang raw may lover's quarrel o LQ ang tandem noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at appointed Vice President Chufisto Gingona Jr. Hindi kami makasundo sa policy matters. Halimbawa, at that time, yung American exercises, gagawin nila sa Basilan. Eh, ako, bumoto kontra sa base militar. Bumoto kontra sa visiting forces agreement. Kaya ang magkasalungat nilang saloobin tila nauwi sa bitter ending. So, nagkaroon kami ng diferensya, difference of opinion ng bagay. Hindi ko nasasabihin kasi tapos na. Ibang-iba sa tandem noon ni na dating Pangulong Fidel Ramos at Joseph Estrada. Magkaiba man ang alyansa, ang kanilang relasyon para lang daw magkuya. FDR treated Erap like a younger brother, no? And Erap looked to him as a kuya. So there was this healthy respect between the two of them. Nabigyan pa nga raw ng mahalagang role si Erap noon bilang pinuno ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Spare tire man ang tingin ng iba. Obligasyon daw ng vice-presidenteng maging aktibong partner ng Pangulo. Malaman niya lahat ng problema, malaman niya anong solusyon, ginagawa niya ang dapat gawin para makatulong sa presidente. Kailangan din daw nilang makialam paminsan-minsan. Pero taliwas daw ito sa naging samahan noon ni na dating Pangulong Arroyo at dating vice-presidente Noli De Castro. Ang pagiging independent candidate daw kasi ni Kabayan, mukhang nagtuloy-tuloy raw hanggang sa kanyang panunungkulan. Passive cooperation. Walang pakialaman, walang matatag na samahan, pero walang hidwaan. Sa nakalipas na taon, iba't ibang klaseng relasyon ng Pangulo at Bisipangulong ating natunghayan. Magkakasalungat man ang pinagmulang partido at paniniwala, nakasalalay pa rin sa magandang relasyon at pagtutulungan ang tagumpay ng kanilang pamamahala. Kung walang good working relations yan, magkakaproblema tayo kung halimbawa nagpalit na. Kung hindi kayo magkapareho ng ideas, may possibility madisgrasya yung governance mo. Mark Salazar, GMA News.